Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So ngayon nga ang inaabangan ng lahat ay ang Damian Lillard trade patungo sa Miami Heat. Ayon kay Zach Harper ng The Athletic, may posibilidad na i-pursue ng Miami Heat si Joel Embiid upang magka-reunion sila ni Jimmy Butler. Ang last game nga nila ay nang pauwiin sila ng Toronto Raptors sa Game 7 ng Eastern Conference Semifinals. Si Embiid nga ay umiyak at ang Raptors naman ang nagkampiyon. Aminado si Embiid at Butler na malapit pa din silang magkaibigan hanggang ngayon at sinabi din ni Joel Embiid na ang paborito niyang teammate ever since noon pa man si Jimmy Butler talaga ito. Ganun pa man ang Sixers ay mas pinili na bigyan ng malaking kontrata si Tobias Harris at Ben Simmons and so far hindi pa nga nakakaabot ng East Finals si Embiid at ang Sixers at nakadalawang balik naman sa NBA Finals si Jimmy Butler simula nung umalis siya sa Sixers. Ayon sa The Athletic ay pinoproseso na umano ni Daryl Morey na GM ng Sixers na hindi sapat ang makukuha niyang kapalit para kay James Harden. Ngunit ang trade kay Embiid ay posibleng makatanggap ng Bam Adebayo na kapalit, isang versatile all-star at a very good defender. Isang trade package na nakapalibot kay Bam Adebayo ang posibleng gamitin ng Heat upang muling mapagsama ang Embiid and Butler duo. This time si Embiid ay nag-improve na ng maigi at isang regular season MVP na. Habang si Jimmy Butler naman ang magdadala ng bola at ang masusunod sa team at hindi si Ben Simmons. Also, hinahawakan din sila ng isa sa mga pinakamagaling na coach sa NBA ngayon na si Eric Spoelstra. Ngunit kung matutuloy nga ito ay malabo na makuha pa nila si Damian Lillard dahil mauubos na nga ang kanilang trade assets. So hindi pa naman ito tiyak at isang bagay pa lamang na rumors pa lang kung tawagin natin. Subalik kung kayo ba ang masusunod, sino ba ang gusto nyong makuha ng Miami Heat? Si Damian Lillard ba o si Joel Embiid? Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang ang one of the best power forwards of all time naman na si Kevin Garnett ay humanga sa number 2 pick last NBA draft na si Chet Holmgren. Last year pa nga inaabangan na siya ng madami. Ngunit nagtamo nga ito ng injury sa Drew League at hindi siya naglaro ng buong taon sa NBA. Ngunit ngayon nga ay bumalik siya at nag-improve pa siya ng husto. Mas lumakas pa din siya at bumigat. 18 points, 12 rebounds and 3.5 blocks per game ang kanyang average sa kanyang 4 summer league games. Sinabihan nga ni Garnett si Chet Holmgren na pinanood niya itong maglaro kontra sa Utah Jazz. Hindi lang nga daw ito lumakas, bagus umangat din daw ang IQ nito. Sinupalpal din umano nito ang lahat ng mga tira. Ang sagot lang nga ni Chet dito ay natutunan niya ito sa isang player din, pertaining to Kevin Garnett himself. Maganda nga na ma-mentor siya ni Garnett mga kaibigan. Sinabi nga noon ni KG na si Giannis ang next big thing sa NBA matapos na mag-ensayo si Giannis kasama siya. Well, 2-time MVP na nga ngayon si Giannis at Finals MVP na din. Ganun pa man sinabi niya din nga noon na si Thonmaker ay magiging MVP someday. Well, hindi naman ito imposible, ngunit mukhang hindi lang nga sa NBA dahil wala na ito sa liga ngayon. Sa palagay nyo ba ay sino sa kanila ni Victor Wembanyama ang may mas mataas sa tsansa na manalo ng Rookie of the Year Award ngayong season?